Hello! Hi! Ako nga pala si Rodel Kahagnaan. So, ang background ko po, dati po ako nagdadrive ng jeep. Because sa business na pinakita ng mga leaders ko sa iyo, diba, dito talaga nagbago ang buhay ko. So, today, pag-uusapan natin kung paano kumita ng pera. Diba, alam naman natin na ang kumikita ng pera ay nasa pagninegosyo. Kaya lang, hindi tayo nagninegosyo kasi hindi naman tayo tinuruan kung paano mag-negosyo. Ngayon, ang i-explain ko sa iyo, ituturo ko sa iyo kung paano magkaroon ng pera. Parang ganito, tingnan nyo, di ba? Way back 2014, ang problema natin dati, pera. Di ba? And ngayon, 2024 na ngayon, ang problema pa rin, pera. Alam mo kung bakit? Kasi yung ginawa mo ng 2014, tinuloy-tuloy-tuloy mo lang yan hanggang 2024. Kaya ngayon, ang problema mo pa rin, pera. Pansinin mo, wala kang gagawin ngayon bago, 2024. Wala kang gagawin bago, wala kang itatry na kung ano. Same lang din ang gagawin mo. Dagdagan natin ng 10 years, 2034. Malamang, ang problema mo pa rin, pera. Diba? Kasi wala kang ginawang bago eh. Ang tanong, may nagbago ba? Wala. Meron. Edad. Diba? Tumatanda tayo na walang nangyayari sa buhay natin. Meron akong ipapakita sa inyo na napakaganda talagang sistema. Yun yung business, diba? Kaya dapat, kung gusto mong kumita na may magbago na sa buhay mo, papasukin mo yung pagninegosyo. Kaya lang, hindi natin pinapasok kasi ang solusyon para makaipon ng pera, magtatrabaho. Kaya lang tanong, masipag ka naman, nagpupuyat ka naman, nagtsatsaga ka naman. Matagal mo nang ginagawa yan eh, since 2014 pa eh. And ngayon, 2024 na. Pero bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin pera? Diba? Wala ka pa rin ipon, wala ka pa rin budget. Kaya nga hindi ka nga makapasok eh. Diba? Kasi ang ginagawa mo, puro trabaho. Diba? Ngayon, kung effective yung ginagawa mo sa pagtatrabaho mo na masipag matsaga ka naman, di sana ngayon, may ipon ka. Di sana ngayon, may budget ka, may pera ka. What if papasukin natin tong business, di ba? Idagdag natin tong negosyo kasi alam naman natin na ang kumikita ng malaki at yumayaman, di ba, ay nasa negosyo. Tanungin kita, sino ba ang kumikita ng malaking pera? Nagninegosyo o nagtatrabaho? Siyempre, nagninegosyo. May mga magagandang bahay, mga property, 'di ba? May freedom, nakakasama nila yung pamilya nila, 'di ba? Si nagtatrabaho o si nagninegosyo. Siyempre si nagninegosyo, 'di ba? Ito malupit. Sino nagko-commute, nagta-tricycle? Si empleyado o si negosyo, nahihirapan, nag-o-overtime, may bandy clock, 'di ba? Si nagtatrabaho o si nagninegosyo. Siyempre si nagtatrabaho, kung papipiliin ka sa dalawa, alin mas gusto mo? Magtatrabaho, magninegosyo. Mas maganda, dalawa. Sabay idagdag mo to. Kasi pansinin mo ha, sa pagtatrabaho, ang gagawin mo, aaralin mo. Sisipagan mo, gagalingan mo, pagpupuyatan mo, pagpapaguran mo rin yan. Kaya lang sa trabaho, 3 months may trabaho, 3 months wala. Minsan nga, yung iba may kontrata, 3 years mayroon trabaho, after 3 years, wala, apply ulit, di ba? And ang malupit nito, pagdating mo ng 50, 60, tatanggalin ka sa trabaho, hindi. Siyempre, tatanggalin. Diba? Ito, malupit. Sa business, ganun din. Aaralin mo, sisipagan mo, gagalingan mo, pagpupuyatan mo, pagpapaguran mo rin. Ito, malupit. Pagdating ng 50, 60, tanggalin ka, hindi. Siyempre, hindi. Kasi business mo yan. Negosyo mo yan. Kaya kung ikaw napapanood mo tong video na to, di ba? May choice ka, di ba? Kumbaga, meron kang tatlong C. Yung tatlong C na yan, may choice ka para idagdag tong negosyo. May choice ka para gumanda ang buhay mo, di ba? At dito, may chance ka para magbago at may change na pwede ka talagang magbago. Kasi bakit? Nasa mundo ka ng pagninegosyo. Kaya kung ako sa'yo, di ba? Tips ko lang naman sa'yo, katulad ko na hindi ko din naman to linya to, hindi ko din naman to alam, di ba? Ang background ko po ay nagmamaneho, kaya lang mas pinili ko yung pagninegosyo kasi alam naman natin na ang yumayaman nasa mundo ng pagninegosyo, di ba? Kaya sa lahat ng makapanood ng video na to, dito may choice ka na, di ba, para magbago ang buhay mo at may chance ka pa, di ba,
na talagang piliin at gawin tong business na to. At dito, pwede ka talagang magbago. Nakatulad ko na hindi naman ako talaga aral, walang background sa pag-business, pero dito nagbago yung buhay ko nang dahil sa pag-negosyo. Kaya dito, pinakamagandang gawin mo, basic lang, itry mo lang. Kasi ang buhay, subok-subok lang naman. Sabi nga eh, paano mo malalaman ang pagkain kung masarap kung hindi mo itry tikman? Diba? So dito sa business namin, paano mo malalaman kung yayaman ka kung hindi mo itatry? Diba? Ang ganda na ng company namin, company natin, 18 years na, ang dami ng gumanda ang buhay, ang dami ng yumaman. Sa akin lang, idagdag mo lang to sa ginagawa mo. Malay mo, ito yung magpapayaman sa'yo. Minsan nga, yung hindi para sa'yo, pero dahil sinubukan mo, tinry mo, magugulat ka, gaganda naman pala talaga ang buhay mo. Diba? So congratulations, God bless everyone, and happy business day.